Halos maiyak sa pinaghalong pagkadismaya at pagkabahala si Chris Aquino nang muli itong magparamdam sa publiko nitong araw ng Lunes, January 24. Ayon kay Chris, nakakabahala na ang mga nagkalat na balita tungkol sa kanyang critical na condition, lalo na ang balita na siya ay pumanaw na. Nakakarating ang lahat ng balitang ito sa kanya at hindi na kinaya pa ni Chris ang manahimik at hindi sagutin ang mga taong tila ay super excited. Sa paniniwala na sa loob ng isang taon ay pareho silang pumanaw ng kapatid niyang si Noynoy Aquino. Narito ang dismayadong paglilinaw sa mga naturang issue mula mismo kay Chris Aquino. Okay, good evening everybody. We are live. I'm sorry, I am not feeling well. This is part of the autoimmune. There's a bad headache. Meron disuicide to sa face care. Naglabas ng kanyang panig at buong katotohanan si Chris laban sa mga taong nagpapakalat ng fake news na siya di umano ay critical ang kondisyon sa ospital sa Amerika. Habang ang iba naman ay ikinakalat rin ang balita na siya ay pumanaw na. Hindi ikinatuwa ni Chris Aquino ang tila nga daw ay excitement na nararamdaman ng mga trolls sa paniniwala na siya ay binawian na ng buhay. Ani Chris, it's been disturbing that since Friday, so many have been spreading fake news about me being either in St. Luke's BGC or the States, but always with the same theme, that I'm in the ICU and in critical condition. None of that is true. Ayaw akong tigilan ng fake news and parang sobrang excited yung mga trolls na within 1 year both Noy and me would pass away. Sorry to disappoint. Pero buhay at ilalaban pa na mapahaba ang oras ko because Kuya Josh and Bim still need me. Iginiit nga ni Chris sa kanyang social media post na gagawin niya ang lahat para ilaban pa na mapahaba ang kanyang buhay alang-alang sa dalawa niyang anak na tanging siya ang inaasahan. Bagaman ipinahayag din ni Chris na ang pinsan niyang si Rina Tiopaco na siyang pinaka-close sa kanya, ang itinakda niyang maging tagapag-alaga ng dalawa niyang anak just in case may masamang mangyari sa kanya. Ayon pa kay Chris, ang pinsan niyang si Rina ang isa sa nakakaalam ng lahat ng kanyang mga sakit na pinagdaanan sa buhay. Maging ang kanyang mga sikreto ay ibinabahagi niya rin dito. Si Rina rin ang nakakaalam kung ano ang mga plano niya sa hinaharap at kung ano ang kanyang tunay na physical condition. Tila nga ay naihanda na ni Chris ang mga bagay na dapat asikasuhin kung mayroon mang mangyari sa kanya. Pero ayon nga kay Chris, sa kasalukuyan ay buhay na buhay pa siya at lumalaban pa na mas lalong mapahaba ang kanyang oras para sa kanyang mga anak na sina Josh at Bimbi. Sa gitna ng mga balitang ito ay marami naman ang humanga sa katatagan ni Chris na harapin ang lahat ng hamon sa kanya. Matatandaan na sa gitna ng pakikipaglaban niya sa maselang sakit ay iniwan rin siya ng kanyang fiancé na si Mel Sarmiento na nakasama niya lamang sa loob ng ilang buwan. Marami naman ang mga nagmamahal kay Chris ang nagpahatid ng mensahe ng pagsuporta at panalangin para sa agaran niyang paggaling.